Ang bilis namang magsalita nila Soto, talagang nakaayon daw si Soto na na-guilty nga si ano. Mga kaibigan, no? Pag ganito na ang mga tao sa Pilipinas, walang-wala na tayo talagang pag-asa. Paano? Si Soto, malaki galit niya sa media. Sa totoo lang. Noon niya pa pinagbabantaan ng media, di ba? May araw din kayo. Natatandaan kaya ni Senator Soto yun. Sinabi niya nung araw yan. Nung masangkot siya sa droga kay Alfredo Tsongko. Di ba? Eh, dakdak ng dakdak, anti-drugs, anti-drugs. Eh, meron nakapaglabas ng libro na ang nagpondo pala ng librong ginawa ni Tito Soto, ipinalimbag at ewan ko kung saan niya binenta o pinamigayan, yung mga aklat na yan, eh nakalagay doon sa libro. Ang isa sa mga padron niya ron eh, si Alfredo Tsongko. Kaya noon, natatandaan ko, pag ini-interview si Soto, may araw din kayo. Kasi noon eh, parang tatakbo yatang presidente ito, vice president, di ba? O panahon na tatakbo nun si GMA eh, mga kaibigan eh. Natawa ako talaga eh. Eh pero tinototoo yata ni Tito Soto yung kanyang banta. Nung araw, ano, talagang malalim ang pinaguhugutan ng hinanakit nitong si Senate President Tito Soto, no, laban sa mga nasa media. Eh, imagine ninyo, kayo na lang mga pangkaraniwan na hindi naman media practitioner, eh, imagine ninyo, ano ang itsura ng isang bansa na wala nang magsasalita laban sa mga katiwalian. Ha? Meron pa nga nagsasabi, mabuti nang inaabuso yung pamamayag kaysa walang pamamayag. Hindi ba? Eh pero ako, okay pa rin sa akin yun, yung may libel case, mga kaibigan. Eh pero, mga kaibigan eh, iba na ho ang istoryang nangyayari ngayon eh. Ginagamit na ito talaga para ano eh, talagang sinadyang likhain niya sapagkat itong media ang nagiging sagabal sa kanilang pandarambong. Tingnan ninyo si Erap. Si Erap, nung lumaya yan, naging guest speaker yan sa isang samahan na ngayon, itong samahan na ito, bulok. Bulok na samahan sa media ng mga house show na. Sabi nga ni Neil Cruz, house show. O ngayon, naging panauhin dyan si Erap. Nandyan ako eh. Ha? Nakikinig ako eh. Naging guest siya eh. Para magsalita. Ha? Nagtalumpati si Erap. Alam niyo ba sabi ni Erap? Siya raw eh, sinisisi niya media sa pagkaka patalsik sa kanya. Media ba yung taong bayan? Ha? Mga kaibigan? Pagkatapos, alam nyo, sabi doon sa mga nandong gago na walang kibo, pinalakpakan pa ang tarantado. Ha? Alam nyo, sabi ni Erap, huwag nyo nang uulitin yan, ha? Isipin mo yun, kundi nagmukha mga gago, di ba? Pumapayag kayo ng ganon. Oh. Ah, wala pala ako doon. Nabalitaan ko lang na yun ang sinabi ni Erap. Kasi tanghali ginanap yun eh. Kasi nung minsang naging bisita yan doon, anibersaryo yata, ako pa sumalubong dyan sa damuhong yan eh. Dahil ako in-assign eh. Kasi binibigyan kami ng assignment. O ikaw dito, di ba? Ang na-assign sa akin yung sumalubong kay Erap doon sa baba ng building. At sasama, i-escort mo siya, paakyat doon sa venue. Yun yung kinukwento ko. Pagsakay namin ng elevator, muntik na magsara, humahabol si Orly Mercado. Oh. Ah?
Pagsakay namin sa elevator, mga apat lang kami. Isang gwardiya ni Erap, tapos si Orly Mercado, at saka ako. Alam mo, sabi ni Erap, lagot ako nito kasi si Gloria pa nakaupo nun eh. Oh, baka ma-report ako nito. Napahiya si Orly Mercado. Kasi di ba si Orly Mercado sumama sa pagpababagsak sa kanya, sa EDSA, EDSA 2. Ngayon, sabi ni Erap, ang sama ng tingin ni Erap kay Orly Mercado, sabi, dinig na dinig ko, katabi ko siya eh. Nasa gitna nila ako ni Orly Mercado eh, late-late nung elevator. Oh, sabi ni Erap, naku, lagot ako nito. Mari-report ako nito. Kasi no, nakasabit na kay Gloria si Orly Mercado. Pagdating sa itaas nga eh, inatid ko lang sa, yun ang protocol eh. Iatid ko siya dun sa kanyang upuan, iwanan ko na siya ron, di ba? Yung ibang ang officer, nakabalatay sa kanya ron. Ako, hindi ako umupo ron eh. Oh, ngayon, yung si Orly Mercado, nakatanghod. Walang kumausap. Ako lang lumapit eh. Sabi ko, sir, umupo na kayo dito. Ako, hindi, dito na lang ako. Eh, kumain muna kayo. Oh, kumuha ng pagkain. Nakatayo. Sabi ko, ba't kayo nakatayo eh? Doon mo kayo, sasamahan ko kayong maupo. Eh, hindi na, dito. Kumakain, nakatayo eh. Yung nag-aantay lang ng timing para umiskerda na. Mga kaibigan, umiskerda si ano, sa kahihiyan. Embarrassing. Kasi ako, kahit hindi ako, wala akong pakialam doon sa kanilang away o anuman, alitan. Ako na embarrass eh, kasi public official kayo itong mga to eh. Diba yung sinabi ni Erap na, nako, marireport ako nito. Na ano ko eh, na embarrass ako sa sarili ko eh. Basto si Erap eh. Diba? Oh, ngayon, asa na ba ako? Balik tayo dito sa sinasabi nga ni itong nangyari nga kay na nakumbik sa kasong cyber libel si Maria Ressa. Eh talagang very alarming na to, mga kaibigan, para sa mga hindi naligtas ang mga mamamahayag sa anumang harassment. Eh kaya lang naman ito nagagawa ng mga troll, yung mga kalukuhan nila. Kalapastanganan, pambababoy, pangwawalang ya. Alam naman natin lahat yan eh. Ha? Mapapanood naman ninyo yung mga pinagagawa nila. Basta kapanalig, basta pabor sa administrasyon, kahit sino, pwede mong murahin. Pwede mong harap, ano, tahasan, sasabihin mo. Wala sa issue. Ha? Paglapastangan sa pagkatao ang sinasabi nila eh. Hindi naman pamamahayag yun eh. Yun ang hindi na malayang pamamahayag. Yun ang maliwanag na pag-abuso sa pamamahayag. O mga kaibigan, hindi ho ba? Eh kaya, ewan ko, pagdududahan tong judge na to. Hindi ba? Dahil sa kanyang naging hatol, mga kaibigan. Sapagkat ang labo eh. Isipin mo, wala pa yung batas nung mangyari yung krimen na sinasabi. Kasi crime yan eh, di ba? Cyber libel eh. Crime of cyber libel. Oh, wala pa yung batas na cyber libel, in-apply nila rito yung batas. Mga kaibigan, ano magiging implikasyon yan? Eto ah, bigyan ko kayo ng example. Hindi ba merong Google? Ano yung Google? Malaki, may tutulong yan. Sa mga gustong lumawak ang kaalaman, madagdagan ng kaalaman, malaki, may tutulong yan eh. Iyan sa internet, di ba? Yung Google. Lahat ng gusto mong nakaraan na available, ha? Available dyan, mababasa mo. Kahit na matatandang kasaysayan, pangyayari, krimen,
Lahat, mababasa mo dyan. Parang, kaya na, wala na yung hard copy ng mga encyclopedia ngayon, na baliwala na yun eh. Yung mga almanac, di ba? Sapagkat, nababasa mo na ito sa Google. E di ang ibig pala sabihin yan, halimbawa, cyber libel ba yung ginagawa ng Google? E paano mo natanong yan? E kasi halimbawa, may pangyayari dyan na si ganito inakusahan ng ganon. Sinulat mo ngayon yung istoryang inakalagay sa ano yan, sa Google. Oh, eh nagalit ngayon yung tao. Halimbawa, di ba? E kung magalit yung tao, ba't nandyan ako sa Google? Eh, nabsuelto ako doon. Kahit nabsuelto ka, nakalagay doon na ito si ano, naakusahan ng pagnanakaw, nabsuelto, eh nakalagay doon yun. Ibig mo sabihin, cyber libel yun? Ha? Cyber libel ba yun? O, halimbawa, ha? Si Bong Revilla, nasa Google ang pangalan yan. Di ba? Naabsuelto. Kaya basahin mo ng basahin yan, hindi ka maniniwalang dapat maabsuelto yan eh. Hindi ba? Walang maniniwala. Bakit? Nasa Google na eh. Masusundan mo yung buong istorya eh. At ikaw din, hindi ka makukumbinse eh kung base sa evidence presented against Senator Bong Revilla, hindi ka makukumbinsing dapat siyang maabsuelto. Katunayan eh, pagka nagbabasa ka, alimbawa katulad ng kasong pandarambong sa English, yung plunder. Oh, hindi ba special law yan? Ha? At yung parusa dyan, hindi mo kukunin sa ibang batas, kamukha ng ginawa ni Judge Reynalda Estacio. Bilib pa sana naman ako dito nung araw. Ha? Nung pinakulong niya si Taguba sa Manila City Jail, bumili ba ko eh. Yun pala eh. Baka nagamit niya lang na koneksyon yun eh. Di ba? Para magkaroon siya ng connect sa itaas. Di ba? Pinuri ko pa ng ilang beses siya sa kolom. Nanginayang ako. Dapat pala, gumawa ako ng public apology. Bawiin ko. Di ba? At humingi ako ng paumanin sa taong bayan. Eh katakot-takot ang puri ko dyan. Sabi ko, ito. Eh dapat maging Supreme Court Justice. Yan ang mga kategorya na dapat napupunta. Eh babawiin ko na yan. Mga kaibigan, pasensyahan tayo. Ha? Oh. Halimbawa, si Bong Revilla, plunder ang kaso, nakalaya. Eh, no problema mo ron. Tatanong nyo sa akin, ba hindi ako may problema eh? May problema ron yung Sandigan Bayan. Bakit? Akalain mo, sa kasong plunder, si Bong Revilla, absuelto. Pagkatapos yung dalawa niyang co-accused, eh guilty. Eh, nung klaseng plunder yun, mga kaibigan? Eh, bakit? Kasi po, ang plunder, conspiracy. The act of one is the act of all. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat yun. Ibig sabihin, kung absuelto siya, dapat absuelto rin yung dalawa. Kung guilty siya, at o guilty yung dalawa, guilty rin dapat si Bong. Kaya nga sabi ko sa inyo eh may posibilidad deliberate yung pagkakagawa ng decision na yun eh. Ha? Ewan ko kung alam yan ni Chief Justice Bersamin. Mga kaibigan. Kasi, ha? Eventually, ang mangyayari dyan, ang lumilitaw dito, nagsinakulo lang sila. Ha? Drama lang itong naging verdict sa kaso ni Bong Revilla. Sinadya na absueltoin siya at ikumbikin dalawa, nasira ngayon yung conspiracy. Pagkatapos, itong dalawa, eventually, makakalaya. Bakit? Yung sinasabi natin na conspiracy,
di ako banis, di ako bol, yun din ang gagamitin nilang depensa sa kanilang pag-apila sa Korte Suprema. Kasi pwede pa silang tumakbo sa Korte Suprema at sigurado, kasi capital ano yan eh, offense yan eh, mga kaibigan eh. So subject yan ng automatic review ng Korte Suprema, mga kaibigan. Eventually, maa-absuelto rin yun. Bakit? Nasira yung kwan eh, conspiracy. Hindi mo ba? I-invoke lang nila. Eh kung may kasalanan kami, ba't nakalaya yung isa? Hindi ba ang conspiracy is the act of one, is the act of all, di ba? Kaya palayain nyo kami. Di papalayain yan, mga kaibigan, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! At alam nyo, kung sa bagay, tama rin yung sinasabi ni Reza. Hindi kami ang kalaban nyo. Ha? Kalaban natin ngayon, lalo-lalo na ngayon, inchik ang kalaban natin. Ang kalaban natin ngayon, yung susunod na eleksyon ay ilalagay na ng China. Kontrolado na nila. Kung sa bagay atin na mo, ha, yung mga produkto ng inchik, nagtataka ako sa mga Pilipino eh. Pagdating sa pera, bulag na eh. Kita mo, ano nangyayari ngayon sa media? Hinaharas na ang media. Talaga namang baluktot eh. Meron din baluktot eh. Tingnan ninyo. Yung mga TV lang kanina na nanood ako, alam nyo commercial nila? Huawei? Anak ka ng po. Mga kaibigan, oh. Ha? Ang ano mo, ang commercial mo, Huawei? Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Oh, mga kaibigan. Samantalang sa ibang bansa, sa Canada, binan na yan eh. Sa Amerika, ban na yan eh. Huawei eh. Pagkatapos tayo rito na nilalapastangan ang ating bansa, ha? Nilulupig tayo ng mga inchik, sinasakop ang ating mga teritoryo, at nandito na sila, nagagawa na nila lahat ng gusto nila, tinatangkilik pa rin ninyo kapalit ng pera? Hindi ba ikinuwento ko na sa inyo minsan na nung panahong nandoon ako sa isang himpilan, babanggitin ko na, DWBC. Merong kumausap sa amin na Chinese na commentator. Pero ano siya, Filipino-Chinese. Ang pangalan pala nung Quintin, Quintin Go. Mga kaibigan, pinakilala sa akin ni Kauding Bartolome, ni Yumaong Kauding Bartolome. Magkasama kami sa istasyon, DWBC. Pinakain kami, pinakapi kami, nagkwentuhan kami. Sabi, kayo anya, pinakikinggan dalawa, kayong dalawa doon sa Binondo. Sabi ko, paano maintindihan kami nun eh? Mga Chinese. Hindi, sabi niya. Sinasabi ko sa radyo eh. Inchik yung ano niya, naririnig ko siya, nasa ibang istasyon siya eh. Pinakinig niya sa amin eh. Ngayon, gusto niya raw mapabilang, mapahanay sa amin ni Kauding Bartolome doon sa istasyon. Kaya gusto niya doon bumili ng programa. Di, pagkatapos nung kumain kami, nagpunta na kami sa istasyon. Ang sabi ni Kauding Bartolome sa akin, ikaw na niyang magsama sa kanya doon kay Mrs.
Kasi mabait sa akin yung mimiari nun, yung mag-asawa, tsaka yung anak. Ang mabait, parang hindi ibaturing sa akin, parang anak din. Kaya parang magulang ko rin yun. Sina Mrs. Hodrial, tsaka si Benir Bueno, Hodrial. Eh, sabi ko, oh, Anya, ano bang kailangan, Percy? Ito po eh, may kasama ako. Eh, ano bang kailangan niya? Bibili daw siya ng oras. Eh, tinanong ni Macy, sabi, ano ba yung programa niyo? Sabi, Chinese o. Sabi ni Mrs. Kagad, bente, nako, ayaw namin na inchik dito. Isipin mo yun, oh. Ganun manindigan. Anong pera? Magbabayad eh. Black timer eh. Mga kaibigan eh. Wala pang ano, walang sali-salita. Ha? Sinabi na, tinanong lang ang programa, ano ba yung programa nyo? Inchik. Ah, hindi. Ayaw namin ang inchik dito. Parang sinabing ayoko yung pera mo kahit na, ha? Oh, mga kaibigan. Eh, ngayon hindi eh. Ngayon, ang lulupit ng mga Pilipinong landowner, mga kuha, nagpapaupa. Kapag ka uupa in check, ha? Palalayasin yung nakatirang Pilipino. Kasi hindi na makakabayad yun dahil tataasan niya na upa eh. Mataas ang offer. Sipin ninyo yan. Bakit nangyayari yan? Kasi ang mga edukasyon natin ngayon, kaya na ipagmamalaki ko kahit ganito lamang tayo, yung mga kaidara natin, yung mga kapanahuna natin, kasabay natin, eh, hindi kami katulad ng mga henerasyon ngayon. Napakalaki ng pagkakaiba ng henerasyon namin sa mga sumunod pang henerasyon, lalo ngayon. Nawala na ang pagmamahal sa bayan, nawala na yung pinatay na ang simulain ng mga bayani na kung wala sila, wala tayong kalayaan. Di ba? Nagtamasa tayo ng kalayaan. Dahil kina Jose Rizal, Bonifacio, sino pa? Luna, di ba? General Luna. Mga lahat ng mga lumaban sa gera. Mga kaibigan, para sa ating kalayaan. Isipin mo, di ba, dapat eh, hindi man tayo kasing talino ni Rizal, ay dapat nabubuhay sa ating mga damdamin. Nananalaytay sa ating mga dugo ang kahit man lamang konti patak ng dugo na ibinuwis nila Dr. Jose Rizal, nila Aguinaldo at ng marami pa nating bayani. O ni Bonifacio, ha? At marami pang bayani para sa tinamasa nating kalayaan. Bakit? Kasi po, ang mga nasa edukasyon natin ngayon, pinapatay pati lingwahe natin, ayaw na nilang ituro sa mga nagsisipag-aral ngayon at sa mga bagong henerasyon ngayon. Ayaw na nilang magmahal sa bayan itong mga kabataan ngayon. Kaya ayan, pikit mata o dilat man ang mata ay tinatanggap. Mga kaibigan, ang paglupig sa atin ng harap-harapan, konting-konti na lang, mga kaibigan, konting-konting panahon na lang, magigising tayong lahat, eh, inchik na, para na tayong Hong Kong na pinatatakbo ng China. Mabuti pa ang mga taga-Hong Kong
Ayaw nilang pumayag. Mabuti pa ang kapwa nila in-check sa Taiwan. Ayaw pasakop sa kanila. Eh tayo, in-check ba tayo? Ha? Hindi ba tayo nang galing kay La Rizal? Hindi ba ta? Naku po, mga kaibigan. Wala nang halaga ang mga pinaglaban ng mga bayani natin. Hindi na itinuturo sa paaralan. Kaya merong grade 1, isang klase ng grade 1, tinanong ng teacher bagong pasukan, sino class? Sino nakakakilala kay Jose Rizal? Walang sumagot. Pero may isa naglakas ng loob, nasa likuran, nagtaas ng kamay. O ikaw, kilala mo ba si Jose Rizal? Eh ma'am, baka ho lumipat na ng ibang seksyon. Anakanan po. Mga kaibigan, oh. Pati Tagalog, Pilipino, bawal nang ituro. Inalis na. Pero in-check, pwede raw ituro. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Doropot, mga kaibigan. At saka ngayon eh, wala na. Yung mga ibinabala ng mga makabayang manunulat na dati tinuturo sa eskwela. No limitangere el pulibisterismo. Yung original ah. Hindi yung distorted na salin. Oh, yung Florante at Laura, tinuturo pa ba yan sa inyo? Ha? Yung aklat ni Francisco Baltasar, tinuturo pa ba ngayon yan? Hindi na. Kasi nga po, ay dinidiscourage na ng mga namumuno sa gobyerno na ang mga tao ay magkaroon ng mataniman ng pagmamahal sa sariling bansa. Kaya wala na tayong makikita ngayon ng mga kukonti na lang ang mga nagmamahal sa ating bayan. Hindi namang lahat eh. Meron pa rin pero konti na lang, mga kaibigan. Ha? Kaya ang nangyayari, tingnan ninyo, itong mga commentator, yan kamukha ni Kawal Di Carbonel. Iilan na lang kami nasa radyo eh. Yung iba kasi, kariretire lang pala na balitaan ko. Pero masakit sa kalooban nila na wala kang gagawin. Hindi ka makapagsalita. Umibili ng oras sa radyo para lamang makagawa ng maliit na ambag upang makapagpahayag ng kanyang pagmamahal sa ating sariling bayan. Sabi ko nga, hindi mo maaawat ang isang tao, ha? Na tumindig, lalo na marami nang ipinuhunan sa mahabang panahon na pagtataya sa kahit ilang administrasyong nagdaan. Eh hindi po tumigil kapag ka ang bansa natin ay nasa panganib. Katulad ngayon. Sipin mo, sariling pera. Pinambabayad. Pag kinakapos na, hindi na alam kung paano pa niya maiaambag ang kanyang konting pagmamahal sa bayan para ito ay ibahagi sa ating mga Pilipino. Eh di ba? Kaya ngayon, makikita mo, ang nauupo puro falsipikado. Ang daming falsipikado sa gobyerno. Kung tutuusin mo,
99% ng nasa gobyerno, puro falsipikado. Mawalang galang na po. Ilan daang milyon tayo? Kung 100 million tayo, mahigit eh. 99% yun. Kukunti na. Paubos na yung species ng mga matitino. At wala nang umuusbong na matino dahil wala na yung pagmamahal sa bayan. Hindi na sila katulad ng dati, nung panahon namin, kahit public school lang kami, kilala namin si Jose Rizal. Kilala namin si Andres Bonifacio. Diba? May social studies, mga kaibigan, na subject. Kaya, ang mga kaedad natin, kahit papano, ay nataniman yan ng pagmamahal sa bayan. At kung papaano, mamuhay ng wasto sa lipunan. Di ba? Pagkatapos, ang mga sumasalang para tumakbo sa gobyerno na mga politiko, ikumpara mo nga yan sa mga komentarista sa radyong kamukha ni Waldy Carbonell. Mga kaibigan, ano na iambag niyan? Si Waldy Carbonell, matagal po yan. Nag-hunger strike yan. Nanindigan yan labang kay dating Presidente Marcos. Nung panahon na yon, hindi ako kumbinsido sa kanilang ipinaglalaban, pero ginagalang namin ang paniwala ng isa't isa. Kahit pare-pareho kaming nasa radyo, kahit magkaiba kami ng paniwala, dahil importante yon, mga kaibigan. Sa lipunan na may nagsasalita ng hindi kumpormi sa gobyerno. Importante yun para ang bansa natin ay manatiling malaya. Gaya ng kung ano ang ipinakipaglaban ng ating mga bayani. Di ba wala na... Si Flor, yung si Francisco Baltazar, di ba? May libro, yung Florante at Laura. Oh, sinulat niya yung tula na sa loob at labas ng bayang kong sawi. Yan ang hinahanap ko ngayon, sabi ko nga eh, kultura natin yan eh. Nung araw, ang mga batikos eh, nasa pamamagitan ng mga tula eh. Ha? Ng mga panulat. Malalalim. Kamukha nila Rizal, di ba? Oh. Wala na ngayon yung mga balagtasan. Meron tayo yan. Isang mahalaga yan sa kultura natin na pinapatay na. Wala na eh. Mga kaibigan eh. Nangyayari ngayon ito, mga kaibigan, sa ating bansa, kung sino yung mga buhong, yun ang nasa pamahalaan. Kung sino yung mabuti, yun ang sinisiraan. Kung talagang ayaw nyo ng American, kung talagang bawal sa konstitusyon yan, eh mas bawal yung ginagawa nyo eh. Alin, gumagawa kayo ng batas na labag sa konstitusyon. Sa konstitusyon, bawal magmay-ari ang mga dayuhan. Ha? Nang anumang negosyo na may kaugnayan sa media, communications, at saka mga public utilities. Sipin mo, papasakamay mo yung public utilities katulad ng tubig, tsaka Meralco. E di lalo na, Pilipino na nga eh, winawalang hiya tayo eh. At matagal ko na rin sinasabi, ni walang nagsasalita sa pag-aabuso ng mga Meralco, ng Maynilad. O, eto ha. Hanggang ngayon, ewan ko kung ano naging pasya sa ECQ, o ano, ihigpitan, ululuwagan. Huwag nyo na luwagan. Sikipan nyo na. Ituloy nyo na hanggang 2022 para magkaalaman na. Eh, total, wala namang gagawin yung mga Pilipino eh.
Di ba? Di sa bahay na lang. Di ba? Marunong naman magtiis siya mga yan eh. Oh, mas gusto ko nga yun eh. Yung magutom na, at least sabay-sabay tayo magutom. Di ba? Wala lang. Wag lang tayo maunahan ng ano, ng the big one na sinasabi. Oh, eh lahat naman ng sinabi natin nagkatotoo. Noong isang araw lang ah, merong isa na wala, nawaglit ko yung balita sa ibang bansa na nagsasabi ang dapat paghandaan ngayon ng buong mundo yung food security. Eh di ba tagal ko nang tinatalakay niyan? Sabi ko nga sa inyo, baliwala sa akin yung kung sino yung presidente dati, inaangahan ko yung mga magagandang ginawa nila. Yun naman talaga ang dapat mo lang kunin eh. Di ba? Oo. Eh wala eh. Itinuloy dito, importasyon ng bigas. Alam nyo ba na hindi tayo makapag-import ngayon ng bigas sa Thailand? Sa Vietnam? Wala na mag-i-export sa atin. Ano mangyayari sa atin? Hindi tinulungan ng mga magsasaka eh. Bakit? Mas madaling pagkakitaan yung importation eh. Well, hindi na sila mapapagod mag-isip ng programa para tularan yung Masagana 99 na naging successful. Kaya nila sinasabing hindi successful yon, hindi sila kumita ron. Oh, mga kaibigan, saan sila kikita? Sa importation. Importation eh, lagayan lang yan eh. Sipin mo, per tonelada niya, magkano ibayad sa inya? Bigyan ka ng 1,000, eh ilang milyong tonelada yan? Yung importation. Sipin mo, sa 1 tonelada, metric ton, ha? 1 metric ton, meron ka halimbawa na lang, maliit to ha, estimate lang ha, 1,000, maliit yan, $1,000. Eh kung 1,000,000 yung metric ton sa 1 taon, ha? Magkano yun? Oh. Ang laking pera nun. Dollar yun. Kaya ayaw nilang tulungan ng magsasaka. Ano mapapala namin sa magsasaka? Diba? Mahirapan pa ang ano dyan eh. Gobyerno dyan kasi gagamitin mo yung proseso eh. Maraming mapapagod eh. Oh, eto, nakaupo lang ako. Ang laki ng kickback ko riyan. Ang laki ng kotong ko dyan. Diba? Pwede ko pang padagdagan yan. Kaya niligal yung importation ng bigas, di ba? Lagayan, kinakartel ng malalapit sa kusina. Ngayon, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo itong mga politiko, ikukumparan nyo kaming mga nasa radyo, mas marami naman kaming puhunan kaysa sa mga yan. Hindi nga lang namin hiligan tumakbo. Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh kami, at least may puuna. Eh yung mga nagsipagkandidato na yan, ano yan? Ano na ipaglingkod niya sa bayan? May naiambag ba yan bago sila naging mga kandidato? Nag-artista ka, halimbawa si Erap ka. Bida sa pelikula, kontra bida sa politika, di ba? Pag nakupo, masahol pa sa ano, masahol pa sa kwan eh, kay Hitler eh. Kasi yung hindi nagawang kawalang yan ni Hitler, nagagawa dito sa Pilipinas, baka kala ninyo. Si Hitler ba lumipol ng mamamayan niya? Ang nilipol ni Hitler, puro dayuhang mamamayan. Di ba? Hindi siya lumipol ng, kaya niya nga nililipol yung ibang mamamayan, gusto niya magkaroon ng dugong aliman lahat, di ba? Oh, mga kaibigan, nilipol niya yung mga, lalo na yung mga Hudyo. Oh. Pero kung tutuusin mo ngayon, eh ang nililipol ngayon, mga Pilipino. At mga dayuhan ang silang nagaharing uri dito sa ating bansa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Tayo po ay magbabasa-basa muna
ng mga reaksyon. Meron ba tayong reaksyon? At babati-bati muna po tayo ho, sa mga sumusubaybay sa atin. Tayo po simula ngayong araw ay mapapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Biyernes po dito sa Liberty Radio. Ngayon, birthday pala. Babatiin ko itong mga may birthday. Batiin natin, nasa Japan po ito si Roy Japan Tour. Pinabati po natin si Roy Japan Tour. Yung malimit nating sinasabi na pag may mga pupunta sa Japan, pwedeng siya po ang kontakin. Kung kayo po'y mamamasyal sa Japan, Osaka o kaya sa Tokyo. Yan po ang kanyang business dyan. No? Birthday ho ngayon ni Roy eh. At binabati ko rin ho si Ginoong Benjamin de la Peña. Ginoong Benjamin de la Peña. 84 years old po si Mr. Benjamin de la Peña, si tatay ha, si tatay Benjamin de la Peña ng Paco, Manila. Ang nagbalita sa atin na birthday niya si Irene de la Peña na ano ho, ha? Kanyang anak. Nabati po natin si Roy Japan Tour at si Benjamin, Ginoong Benjamin, si Tatay Benjamin de la Peña, 84 years old, ng Paco, Manila. At dahil birthday po nila ngayon, ay narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Sabi ng Malacanang, di ba? Aba, hindi ho. Nung ibaba yung hatol kay Maria Ressa, naghuhugas kagad eh. Sabi ni Roque, walang kinalam ni, ano, ni Ike Lusada, Harry Roque. Walaan yung kinalaman ng palasyo dyan. Diyan sa ano, negosyante si King. bakit ho? Ba't ho ako natawa? Kasi last year, yung palang anak daw ni King, ayon din sa Rappler, na-appoint na dyan sa opisina ng ano, ewan ko, youth, ha? Hindi ko nga alam kung youth yun o gayot. Commission, National Youth Commission, mga kaibigan, noong 2019. Naku po, ha? Anak ka ng po. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Ayun, anak ka ng po. At na-appoint ha, si yung anak daw. Yun ang sabi. Si DM Carmona, sabi niya, pinapanood daw po tayong lagi. Nasa Los Angeles sila at pinaabot daw ng kanyang biyenan sa ang pasasalamat sa ating boses. Lahat daw ng sinasabi nyo ay totoo, sabi niya, laban sa gobyerno at laban sa mga inchik. Lahat po ng, hindi naman laban sa gobyerno yung sinasabi natin eh. Di ba? Laban ba yun? Magsabi ka ng totoo? Yung mga kapalpakan, hindi mo sasabihin yun. Di ba sabi, kala ko ba sabi ni Presidente Duterte, punahinin nyo, gobyerno. Nung una pa lang eh. Una pa lang upo eh. Punahin daw siya, di ba? Batikusin nyo hanya kami dito sa
sa kwan, sa COVID, pag kami mali yung mga opisyal ng gobyerno, eh akala natin para aksyonan. Eh iba yata ang mangyayari, mga kaibigan. Eh ba't may terror law? Oh, lahat po ng aming mga takot para sa ating bansa ay naisa boses nyo na, sabi ni DM Carmona. Patuloy kaming makikinig sa inyo at patuloy kaming sumusuporta sa inyo. Salamat po ah, kay DM Carmona. Si Cynthia Tebe, sabi niya araw-araw pinanonood kayo ng asawa ko sa San Francisco, California. Siya si Norbert Tebes. Pakibati lang po. O, binabati natin, Norbert Tebes. Salamat po na pauwi na rin ako sa San Francisco. Na-lockdown ako dito. O, puro cancel ng PAL ang flight ko. Ngayon, June 3, uli, 4 months na ako dito. Salamat uli. Oh, wala na, na-overstay na to dito. Parang yung mga kinuwarantin na mga ano, ha? Na mga OFW. Ang tawag daw doon, kinuwartatin. Kinuwarta ng OWA yun. Naku, mga kaibigan, oh. Ba't di nyo imbestigahan, di ba? Imbestigahan nyo, isipin mo, kinuwartatin sa ano, sa motel. Tsaka sa mga hotel, mantakin ninyo yan, mga kaibigan. Pinatagal doon. Pinag-overstay doon. Wala naman sakit. Ha? Kinutsabahan yung mga testing, di ba? Ang nyo ilalabas yan, ha? Dahil pag nilabas nyo agad yan, lilitang kita namin. Kailangan malaki. Oh. Si Queen Era, si Rizu, na anak ni Joanna Digos ay binabati natin. Ang mahusay na singer-songwriter, isang Bulakenyo. Pagka Bulakenyo, mandirigma yan, mga kaibigan, di ba? Si Charlie Fry, nanonood po. Si Kaani Plormata Saludes, Kaenyang Mina, mga katropa natin, Arlin Tanyedo Barrias at Mon Barrias ng Amsterdam, Joel Diaz, Buenos Diaz, at saka sa kanya may bahay, ha? Na successful daw po yung takbo ng kanilang restaurant, yung Tali and Tago sa Roma, Italy, sa Rome, Italy. Kaya Filipino restaurant po yan, simula nung buksan, ay maganda po ang resulta ng kanilang negosyo. Maganda ang pasok. Si Kagawad Elena Eliasar Kalunsag at kanyang asawa, si dating Chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa. Si Nes Roto ng Hong Kong ay nanonood po sa atin. Salamat. Si Maria Cruz, mga katropa natin, kanina, June de Valencia, siya yung tumula. Si Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihinyo, Susana de los Santos, Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, Ella Samson Albiar, si Rosita DC, yan. Si idol natin, PBA legend, ha? Ricky Relosa ay nanonood from US of A. Si Gerardo Borbon, Edwin Angara, watching from Perth, Western Australia, Chrisier Ocampo Malonzo. Magandang gabi po, ha, sa Los Angeles, Califampanga, ha. Si Bong Benavides and at si Cheryl Belen. Bong Benavides, musician 'yan. Si Freddy Karamat ng Barangay Kalsada, Tipas, Taguig City.
Oswald Cortez Santos Jr. Junior Dal ng California. Raul Correa. Sunny Gamboa. Borge Ian. Siyempre, si Rogi Tortal Aquino ng Cebu, binabati natin. Ha? MLD. Freddy Datu. Si Joanna Carla Digos, na nabanggit natin kanina, at si Rizu, ha? Yung 11 years old na nakikinig sa atin. Ernesto Mangasi. Si Musikero Llorca. Musician talaga yan. Si Raymond Sarabia ng Portsmouth, Virginia. O Portsmouth. Hindi ako marunong bumigas ng ganyan. Eh. Ha? Si Mir Hernandez. Romulo de Guzman. Si Jasmine Muli Dunuan. Hubert Ivan Pang. DC Encarnacion. Ompo Bermudez, Rosemary Luxin Palermo, nanonood. Baste Sebastian ng Melbourne, Australia. Si Oswald Cortez Santos, nabanggit na natin. Robert Aquino ng Hong Kong. Si Pedro Pinduco. Si Kaka Mori. Si Bing Cardenas Branigin ng Washington. Ha? Mabuhay ka, Bing. Si R.A. Bautista. Yan. Si Jesus Jack Datu from Manville, New Jersey. Si Gerald Frijun 8 Benedicto from Boston, Massachusetts. Si Leon Nilo. Ayan, ha? Si Chito Manalo, ang dati kong nakasama sa Japan. Siya'y banda. Magkatabi kami ng club. May-ari ng club na tinutugtugan namin pareho. Magkapatid din. Ha? Pero si Chito'y matagal naglingkod sa Philippine Airlines at retirado na siya ron. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumakit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, la
kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko,